What's up guys? So this is Zurge PC and for today's video guys is magre-review tayo and magka-unboxing tayo ng PC build worth 45,000. Ito yung PC na mabubuo mo and sasabihin din natin lahat ng specs para sa PC na to. And sa video na rin na to guys is magbibigay din ako ng mga advices and tips sa pagbubuo ng PC. So kung ikaw ay beginner, make sure na tapusin mo tong video na to. So yung specs na gagamitin natin para sa build na to, isuunahin natin yung processor, which is yung Ryzen 5 5600G. Meron tong 6 cores and 12 threads. And yung para sa gagamitin naman nating motherboard is the ASRock Phantom Gaming Core B550M. And para sa video card naman natin, ang gagamitin natin is yung RTX 3060 PNY brand na meron siyang 12GB VRAM. Para sa gagamitin nating RAM guys is yung XPG Spectrix D50. So this is a 16GB RAM guys na 3200MHz na rin siya and compatible with Aura Sync. Para sa storage naman natin is gumamit tayo ng Acer 512GB na M.2 NVMe SSD. And yung sa fans naman natin, gumamit tayo ng YGT ARGB fans na supported din ng Aura Sync, which is controllable na siya. So para sa power supply naman natin, gumamit ako ng Gigabyte P650B 650 watts na power supply, 80 plus brooms na rin siya. And para sa casing naman natin guys, is gumamit tayo ng Keytec Robin Mini Dual Chamber. Sobrang elegant nung case na to. Aesthetic based na rin siya at syempre, huwag natin kalimutan yung airflow. Yung airflow nito guys is sobrang ganda din dahil mesh type na rin siya. Ang mesh niya is yung top and bottom niya. So hindi siya basta-basta magkakaroon ng dust and dustproof nga siya. So tara guys, i-build na natin tong PC na to. Let's go! So tulad nga ng sinabi ko guys kanina, i-unbox naman natin ngayon yung processor natin, which is yung Ryzen 5 5600G. So pagbukas nyo guys ng processor, una nyo makikita dito ay yung fan. Okay. After nyan guys, makikita nyo na agad yung processor, which is yung 5600G. So yan siya guys. Okay. Then, meron lang siyang konting manual. So for the record guys, usually kasi yung mga viewers, akala nila sa mga PC builder, hindi nilalagyan ng thermal paste yung CPU once na naikabit na tong fans na to. Pag inopen nyo kasi itong stock fan ng AMD, meron siyang tinatawag na pre-applied thermal paste. So papakita muna natin. Makikita nyo yung kulay gray na yan, yan yung pinaka pre-applied thermal paste na yan. Ngayon, nandun naman sa builder yon, gusto niya ng aftermarket na thermal paste. So pwede din naman yon. Pero para sa akin, yung pre-applied thermal paste niya is enough na din and nakakatulong na rin siya para sa heat ng mismong CPU. So yan guys, dito naman tayo sa motherboard natin. Tulad ng sinabi ko ulit kanina guys, gumamit tayo ng ASRock B550 Phantom Gaming Motherboard. So sa loob niya guys is makikita niyo yung IO shield or backplate. So yun yung kinakapit guys sa rear ng casing. Meron siyang dalawang kasamang SATA cable, usually ginagamit ito for hard disk. And then meron siyang maliit na tornilyo, ito yung gagamitin ko mamaya para sa NVMe niya na SSD. And then yung pinaka-manual, ayan. So yan na yun guys yung board. Sobrang ganda niya. Ang linis tingnan. So yun na nga guys, so ito yung ginamit nating power supply para sa build na to, which is yung Gigabyte P650B. So mapapansin nyo guys, 650 watts yung ginamit ko sa RTX 3060. Kahit kaya yung 550 watts, is gusto ko kasi future-proof yung PC na i-build natin. Another tip, kapag ka mag-build kayo ng PC, tas medyo mataas yung specs nyo or mid-end, wag na wag yung titipirin sa power supply. So make sure na mag-i-invest kayo ng magandang power supply. Ganda rin nung power supply na to guys kasi naka-snake cable na siya. Pagbukas nyo guys, makikita nyo agad yung power cable. Gigabyte P650B. So yun guys, since na-unbox na natin yung processor and motherboard, tuturuan ko naman kayo paano magkabit ng AMD or AM4 na processor. So kung mapapansin nyo guys, sa bottom left part ng Ryzen is meron siyang maliit na arrow key dito sa bandang part na to. Before kasi medyo visible yung arrow key, ngayon medyo nilitan na nila. And then guys, sa mismong motherboard, same with sa CPU, meron din siyang arrow naman dito sa upper part left side naman. So itatapat nyo lang tong processor doon.
So yan guys, once na naikabit yun na siya, pwede nyo nang ibaba yung pinaka-lever niya. So make sure na naka-intact siya. So pag hinawak-hawakan mo, dapat wala siyang parang nakaangat. Sabihin yan, okay na yan, pwede nyo na ibaba yung lever ngayon. So once na nakabit nyo na yung CPU, alisin nyo naman na yung bracket ng AM4 or yung universal bracket niya para makabit nyo naman yung stack holder. Once na ma-unscrew nyo na siya, pwede nyo nang ikabit yung stock cooler. So yan guys, another tip sa pagkakabit ng stock cooler or yung pinaka-CPU fan niya. Pagka kinabit nyo siya, make sure na pa-cross, hindi yung pa-isa-isa. Kasi umaangat yung ibang part niya, so parang meron siyang spring. Ayan, meron siyang spring sa side. So make sure na pa-X yung pag-screw nyo para kumapit lahat. So for example, itong side na to, screw mo muna siya. Pero hindi sobra, siguro mga 3 ikot lang. And then, yung upper part naman niya, yung katapat niya, screw nyo. Okay, so 3 ikot lang din. Tapos next na dun sa may kabilang sides naman. Ang purpose nun guys is para nakabalance yung spring niya. So, once na naka-intact na yun, pwede nyo na isagad ngayon yung pag-i-screw. Once na nakabit nyo na yung CPU cooler, meron siyang cable na tinatawag or yung 4-pin cable niya. I-attach nyo lang siya dito sa pinaka 4-pin attach cable naman niya. So, ito yung pinaka magiging power source niya. So, ikabit naman natin ngayon yung RAM natin. XPG, Spectrix D50, and DDR4 siya. 3200MHz, and ayan. Grabe yun, di ba? Kita nyo ba yan? So, ayan yung RGB niya sa top. Sobrang premium ng itsura niya. So, tulad sa ganitong type of motherboard, may kailangan kang sundin pattern sa pagkakabit ng RAM. So, sa mga lower version kasi, meron lang siyang 2 slot. Not unlike ng mga V450 or V550 pataas, 4-slotted na siya. So, paano nga ba tamang pagkakabit ng RAM? Ito nga patas slot na to is hindi to pare-parehas. Yung first slot niya and yung third slot niya is for single channel. Yung second slot niya and yung fourth slot niya is for dual channel. Since 16GB yung RAM natin at dual stick siya, so kailangan doon natin siya ikabit sa second slot and fourth slot para yung frequency niya is magtugma. Ikabit naman natin yung SSD na NVMe. Ito siya. So, ayan. So, ito nga pa lang guys na SSD na to is sobrang bilis na nito kasi PCIe Gen 3 X4 na siya. And then, i-align lang natin siya sa mismong NVMe slot niya. Ikabitin natin yung motherboard natin sa casing. Common mistake na ginagawa ng mga first time builder is kinakalimutan nila kundi ito. Kasi nakakatulong din siya na mag-prevent ng dust sa casing nyo. Lalagyan nyo lang siya dito sa may bandang rear ng casing. Since nakabitin natin yung backplate, lagay na natin yung motherboard. So simple lang naman maglagay ng motherboard. I-align mo lang siya sa pinaka-backplate niya. Pag nakita mo na rin na medyo naka-align na yung screw, sabihin okay na yun.
but we will settle the score. That is enough. Come on! He's gonna kill us today! Leave us alone! We didn't do shit to you! All set! Phone it in! I'm calling it! Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money.